What's up guys? My name is Kuya Mikey. Welcome to my channel. Guys, nandito ako ngayon sa planta pero meron tayong pag-uusapan ngayon. So, ito ang ating pag-uusapan. Ano ba dapat malaman? Ano ba ang dapat kong malaman bago ako magsimula ng tilapia fish pan? So, yan ang ating pag-uusapan ngayon. So, ano ba dapat nating malaman bago tayo magsimula? So, ito yung aking ginawa o aking naisip bago ko nasimulan itong aking tilapia fish pan. Number one, unang-una, tingnan mo muna kung may market. Paano malaman paano ba kung may market ang iyong yung tilapia? So ako personally, ganito ginawa ko. So pagdating sa ano sa palengke, umikot muna ako. Tumingin muna ako ano yung kung may market ba, kung may marami bang supply sa markado yung ating tilapia. So yun ang ginawa ko. Tapos isa pa sa ginawa ko, inalam ko na rin magkano yung presyo at tapos isa pa yung saan ba nang gagaling yung supply niyo ng isda. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat eh. Kasi kung malayo yung ano, katulad sa amin, ang supply ng tilapia sa amin, ina nanggagaling pa ng ano, nanggagaling pa ng Bulacan, nanggagaling pa ng Laguna. So malayo ang ano, malayo ang sinusuplayan ng tilapia. Kaya so may market. Kaya lang yung nagsusuplay medyo malayo, kaya medyo mahalan, may kamahalan. So 'yun ang gagawin mo. Ngayon, dahil nga doon sa area niyo eh wala pang gumagawa, so that's the time meron kang idea na pwede kang magsimula ng tilapia fish farm. Kasi meron ka lang market eh. So yun. Number 2. Unang-una, bago ka mag-fish pa ng tilapia, yung number 2, kailangan may lupa ka. Land. Yan. Kailangan may lupa ka. Saan mo itatayo ngayon yung pinaplanong ng fish pan tilapia? So, syempre, kung may lupa ka na, so, alamin mo na, ano bang gagamitin mo? Pwede ka pang mag-fish pan? Sa tulad sa akin, ginawa ko, eh, ito, mga fish pan ang ginawa ko, yan. So, pwede ka rin mag-fish cage. Sa, kumari, malapit ka sa mga ilog. So, mayroon ka ng fish cage. So, may lupa ka doon. So, pwede mong gawin yon. So, approve ka doon na mayroon kang potential na makapag-negosyo ng tilapia business. So, number 3. Yung supply ng pagkain. Ayan. Kailangan, alamin mo rin kung nasaan yung supply ng pagkain. Meron ba sa palengke nito? Ng, para, kasi, katulad niya, kung malalayo yung supply, baka wala kang supply ng pagkain, nagtayo ka ng fish farm, pero wala ka namang supply ng pagkain para sa yung isda. So, alamin mo muna, kung may supply ka ng pagkain, so ngayon, at for example, maraming supply din, so makakahanap ka anong murang pagpakain ng isda mo. So, okay yun. Kasi wala ka ng problema para magpakain ka ng isda mo. So, okay na yun. So, number 4. Dito lang ngayon, yung pagpapalaki, yung growing. Paano ka ngayon magpapalaki ng iyong isda? Sa yan. Sa pagpapalaki naman, kailangan mo talaga ng ano yan. Mostly mahabang ano yan. Mahabang trial yan. Mahabang pasensya yan. Paano ba mag... Lalo kung wala naman tayong sariling technician. So, personal katulad ako, wala akong sariling technician. Mostly ini-experience ko para paano ba magpalaki, pagpapalit ng tubig, tapos para sa pagkain, gaano karami. So, pagdating ng tag-ulan, pagdating ng tag-araw, ano yung dapat kong gawin? So, anong nangyari sa akin, experience ko. Para dito, malaman ko lahat kung anong dapat nating paano magpapalaki ng isda. So, ngayon, may sasuggest ako sa inyo kasi meron ngayon bagong technology ngayon, yung sex reversal, para mas mabilis daw lumaki ang iyong isda. So, kasi yan na isa sa pinaka, ano ngayon, pinaka-popular ngayon. Meron akong nakilala o ano, nagsusupply siya ng sex reversal. Nasa, I think, mga 35 per pieces na isda. So napaka mahal na rin 'yon.
Pero ano daw, 1 month na sa kanila yan bago naman isusupply sa'yo. Kaya medyo ano ka na, mataas na yung percentage mo na nalalaki yung isda mo. So, number 5. Income. Meron ba talagang income sa ano, sa tilapia fish farm? So guys, sa tingin ko meron naman. Kasi ang isdang tilapia commodity. Meaning araw-araw kay pangangailangan ng tao. Araw-araw nangangailangan ng ulam, mapatag ulan, mapatag araw. So may ano talaga, may demand. So yun ang kagandahan sa tilapia business. Kaya lang nga, syempre dahil nga baguhan ka pa lang, so kailangan mo talaga, mostly ano, kailangan mo talaga ng subukan, i-trial mo, kasi may potential talaga na may income dito sa tilapia business. So totoo itong ginagawa natin, ako personally, nandito ako ngayon sa abroad, so for the future na tinatayo mo yan, so meron ka ng ano, meron ka ng investment na tinatawag. Kasi alam naman natin na dito sa abroad eh, hindi tayo pang matagal. Kaya yun, sinasabi ko para dito, banda, at least dito, dito, meron kang idea kung ano ang gagawin mo kapag gusto mo magsimula na mag-invest sa tilapia business. So guys, ito lang sa akin ay personal na ko na ano na experience at isineshare ko sa inyo para kayo rin magkaroon kayo ng investment sa future nyo. Kasi alam naman natin na mahirap na wala tayong ano, wala tayong income pagdating natin diyan. Bilang OFW, kailangan kong gawin ito para umasenso tayo. So kayo rin, sana magkaroon din kayo ng ano, ng knowledge sa share ko sa inyo at ng lahat tayo ay umasenso. Mga ka-OFW, thank you sa panonood. Please subscribe to my channel, Kuya Mikey. Salamat.